Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, maganda na naman po. O, kumbaga, patutuhanan ko na naman po yung mga ina-update ko. Marami kasing kuda ng kuda dito sa channel natin. Bagay, nire-respeto naman po natin sila. Sabi ko nga po dito sa channel na to, lahat po open. Kasi kumbaga, kanya-kanya po tayong pananaw. Nire-respeto ko po yan. Pero sa iba po, kapag ka doon tayo nagkita sa ibang website, sa Instagram, Facebook, na shiner lang, eh talagang kumbaga, malalaman nyo yung tindi ng mga sinasabi ko na talagang down to the point na hindi na kayo pa magre-reply sa mga comment ko. Well, pag-usapan naman po natin itong picture na talaga naman pong pampagood vibes. Ito po ang isa sa rason kung bakit po kampante po tayo. Na kung saan sa isang event, eh kapag ka nagkita yung dalawa, ay hindi po nawawala ang paghalik sa bayhag. Hindi po ba? Real talk yan, mga kaldab. Kay Congressman Spotted, nakita nyo po ba yan? Ito yung sinasabi ko na ayaw po kong paniwalaan na sinasabing fake news daw po ako. Yung pagbaba po ng ban, walang communication eh. Kumbaga parang binuksan lang yung pinto, bumaba si Mengay, wala na. Ito kay Tisoy, ah, pagbukas na pagbukas ng ban at salubong ni Tisoy, kiss agad, agad-agad. Tapos yung pag-aalis ng, kumbaga aalis na, ihatid niya sa ban, may kasama pa rin. Di po ba? Ngayon, sino yung nagsasabi ng fake news? Di po ba? Ako po ba o yung ebidensya na pinapakita ako? Well, kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Well, puntahan na po natin itong ratings po ng Eat Bulaga. Kumbaga, masasabi nga po natin mga kaaldab na maraming nagkukomento. Itong pinaka-latest ngayon. Yung nakaraan po kasi, sinabi ko po sa inyo, number 15 ng Eat Bulaga. Medyo umangat po, mga kaaldab. Umangat. Alam niya ito na, number 14. 13, 14. Doon na po siya naglalaro. Real talk to, mga kaaldab. Ang nakuha niya eh, 4.1. Ah, 4.0. Grabe, mga kaaldab. Ganyan po kababa. Malaking malaking sampal po yan. Kasi kung titignan nyo, mga kaaldab, bakit wala yung showtime dito? Di po ba? Wala eh. Kumbaga, ito lang yung sa bagay kasi, mga kaaldab, hindi po siya palabas talaga sa national TV. Kaya, wag na po nating hanapin ang wala, mga kaaldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa Twitter, namamayagpag to, o sa Facebook, sa YouTube, hindi po talaga papatalo. Pero kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon, mga kaaldab. At least ako, may pinakita. Ito lang naman po kasi yung laging gusto ko, mga kaaldab, yung, kumbaga, iparamdam sa inyo, na yung mga ina-update ko, hindi porket nagsabi ako, tapos wala akong may pakitang ebidensya at resibo, gawa-gawa ko lang. Nagkakamali po kayo. Ako, mga kaaldab, especially po sa mga true-blooded Aldab Nation, once na magbigay ako ng update, meron siya. May mga pagkakataon na may time lang na hindi ko po nakukuha dahil nga po sobrang kumbaga busy natin sa mga update, sa mga comment. Kailangan po, may mga pagkakataon nga po, mga kaaldab. Pero ito, bumabawi ako. Kasi marami nagre-react. Mr. Destiny, paano naging number 15? Eh, napakataas ng ratings ng Eat Bulaga. Napakaraming nanonood, etc. etc. Ganun po yung sinasabi nila. Na, eto, iyan ka na naman. Gumagawa ka na naman ng issue. Hindi mo ba alam habang may Eat Bulaga, may bata, etc. Ito na po, papakita ko na. Ito yung pinaka-latest, May 25. Kaya doon po sa mga taong nagre-react po sa ina-update ko, sa mga sinasabi nilang gawa-gawa ko lang puro yung ratings. Eh, ayan. Ngayon, alam nyo na. Hindi po ba? Sabi ko nga po, sa social media, hindi po lahat masasabi nyong totoo. Hindi rin nyo na pwedeng sabihin lahat ng mga update doon. Eh, kumbaga, alam nyo na, yung pinupunto ko, may mga tao po kasing ginagamit ang social media para maitago o maikubli
yung pagkatao nila para maibuhos nila kung ano man po yung gustong sabihin. Real talk mga kaldab. Kaya ako, pag ako bigla nagbibigay ng mga update, 101% bago ako mag-post, tinitignan ko po muna. Hindi naman po tayo kumukuha lang base sa mga nakikita natin. Siyempre, magre-research ka rin. Po ba, magko-komento kung ano yung latest, ano yung kumbaga pinaka-trending na pinag-uusapan ngayon. Kasi mas matindi pa nga po ngayon dahil siyempre, kumbaga nagbabalik na si Ann Cortez sa Showtime. Mas matindi pa raw yung pasabog na gagawin ng Showtime. Pero, well, kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Pero sabi ko nga po, itong Itbulaga ay talagang babagsak at babagsak. Kumbaga, sabihin na natin na hinihila po sila pababa. Katulad ngayon, wala si Mengay sa Itbulaga. Di po ba, wala rin ganap, wala rin, kumbaga, taping. Alam nyo na, di po ba, baka sabihin nyo, o Mr. Destiny, baka kasama yan ni Congressman Spotted. Alam nyo naman po, pagka nawawala si Mengay. Di po ba, at least kami, kapag ka nawala si Mengay at walang ganap ngayon kay Tisoy, walang taping dahil naka-unhold nga puro yung taping ni Tisoy, tignan na lang po natin. Di po ba, alam naman po natin na sabi nga po ni Tatay Dab, huwag nyo nang hanapin yung wala. Alam nyo naman po kung sila po yung laging magkasama. Naandyan lang yan at talagang laging magkasama. Sinasabi ko lang mga kaaldab, practical lang po si Tatay Dab. Kaya lang siyempre may mga pagkakataon na hindi niya na po pwedeng baguhin pa yung statement niya. At hindi mo naman po siya mapapa-interview sa mga ganyan dahil totoong tao po siya. Real talk mga kaaldab, hindi naman po siya mahilig sa mga publicity. Kaya nung tinanong niya kung umaakyat pa buba ng ligaw si Congressman Spotted, sabi sa kanya hindi pa pinapaakyat ng ligaw o hindi umaakyat ng bahay nila. Doon pa lang talo na po sila ni Richard Polkerson Jr. Ilang beses nga po ba nating nakita sa bahay ng pamilya Mendoza si Richard Polkerson Jr.? Real talk yan mga kaaldab. Well, kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Ako, para lang po sa kaalaman ng lahat, talaga naman pong masayang-masaya ako, especially kapag ka yung mga mamis, mga titas, mga senior, talagang natutuwa sa mga ina-update natin. Kumbaga kahit papano, nababawasan po yung stress nila, napapalitan ng tuwa at saya. Medyo nakakadismaya lang po ngayon dahil wala nga po si Mengay sa Itbulaga. Kahit papano ay gusto man po nilang silipin, wala silang makikita. Di ibig sabihin nito, bagsak na naman po yung ratings ng Itbulaga. Subukan nyo pong dalawin ang Showtime sa Facebook at sa YouTube. Tapos saan nyo sabihin kung gaano karami yung nanonood nun. At ikumpara nyo rin po sa live ng Facebook ng Itbulaga at sa YouTube. Tapos balikan nyo ako, sabihin nyo, sinungaling ka, Mr. Destiny.